It's me, Maren. Welcome and welcome back to my YouTube channel. And for this video, sasagutin ko lang naman kung ano yung tanong nyo about dito sa barko namin or sa cruise ship kapag yung isang babae ay nabuntis. At kung gusto mo itong malaman dahil chismosa ka, char! Dahil sa gusto mo itong malaman talaga at kung may mangyari man ito sa'yo, eh, alam mo kung ano ang mangyayari. So, ganon ang gulo. So, stay there! So, let's start. So, ang topic natin ay sinabi ko na kanina, kung nakikita mo yon o nag-intro ka at hindi ka nagtalon ng video na to, so kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe and like and share. Share mo tong video ko. Chats lang. Kung bago ka pa lang, so hi's for you. And then, so pag-uusapan natin, dabi ko na naman sinasabi. So, ayun, Hanis, kapag ikaw nagka-jowa ka dito, first natin, kapag sasampa ka pa lang, sinasabi talaga dito na huwag kang jojowa. So, ganun. Huwag kang jojowa. So, ganun. Kung wala ka talagang jowa pa, huwag kang magjojowa on board. Kasi karamihan namang jojowa talaga dito. Kasi, ay, gusto kong jumawa ng ibang lahi. Kaya para mangmalasahan ko ba yung ibang mga lahi. Pag mga lalaki yun, pero tayong mga babae, we need to care ourselves. Kasi iba, magkaiba ikaw tsaka sa lalaki. Ate Maren, paano nagkaiba? Eh, parehas lang naman tayong tao, parehas lang naman tayong ganito, ganyan. Yes, pero kung gusto mo nga ito, maghintay ka nga kasi i-explain ko yun sa'yo, ganon. So, sabi ko lang sa'yo, kapag nag-onboard ka, i-remind ka talaga nila na bawal mag-jowa kapag onboard. Pero kung kaya mo naman magjowa at kaya mong i-keep at walang makakapag-judge sa'yo kasi marami dito mga judgmental at marami dito mga huhusga sa'yo. So, go! Kung kaya mo yon, maraming mag-judge sa'yo, maraming huhusga sa'yo, as in, marami. So, iyak ka, masasakit ka, ganon kasakit. Sinasabi ko sa'yo. Ang dami ko naman sinasabi pero kapag nagjowa ka talaga sa isang barko, ganito yung maranasan mo. Sobrang maraming mga marami kang maririnig. Maraming marami na masasakit yung maririnig mo. Ate Maren, katulad ng ano, sabi mo ano ganito. Ay, iyan dito na yan ganito. Ay, ganito kasi meron talaga dito sa atin, may mga lahi dito na example na virgin yung babae, pinagkakalat pa yan. Ay, ako yung naka first blood diyan. Ganyan. So, mag-iingat tayo sa lalaki. Dapat kung magkukuha tayo o jojowa tayo ng lalaki na ibang lahi, siguraduhin nyo na hindi ka ikikwento sa maraming tao. So, ganyan, sinishare ko yun sa inyo, Hanis, kasi babae tayo eh. We need to care ourselves kapag on board kasi iba yung life natin kapag nandun tayo sa atin at kandito tayo on board. Magkaiba. Kaya nga ako, iba eh. Hindi ako masyadong nag-aayos kung ano. Ako yun talaga. Sabi nga ng kapatid ko, at tumboy ka ba? Ate, buang ka na ba? Yung buang means yung baliw ba? Kasi magpapakita ako sa iyo ng picture ko kung ano talagang itsura ko. Kasi ngayon, nagugas ako ng mukha ko. Pero, ganyan ako kapagod na itsura. Pero, alam nyo, honey, sinishare ko talaga to sa inyo. Kasi, alam ko, marami akong aspiring seafarer na gusto sumampa, na babae, na gusto sumampa sa barko. So, eto, maging aral sana to sa inyo. So, mag-start na tayo. Kaya na patang haba-haba ang sinabi ko. Kaya na patang i-start na tayo. Sin-explain ko na sa inyo na i-remind tayo ng company na bawal mag-jowa. So, kung kaya nyo yung i-handle, kaya i-handle ang sarili nyo kung nasa tamang dead na kayo, so go. So, eto na. Kapag nabuntis ka dito, Hanis, hindi yung nakabuntis sa'yo ang papauwiin. Kundi sino? Yung manager mo? No! Nabuntis ba yung manager mo? Ikaw mismo. Ikaw nabuntis ang papauwiin. So, ganon. So, bago ka magpabuntis o bago ka magjowa dito, isipin mo muna kung bakit ka nag-onboard or piniling magbarko. Isipin mo yun, Hanis, okay? Hindi yung basta-basta ka na lang, no.
boom, panis. So ganun, sinasabi ko talaga to sa inyo kasi we need to know these girls, okay? Kasi mahirap na. So, 'di ba, kapag buntis ka, papauwiin ka. So kapag napauwi ka na, yung jowa mo na lalaki, kung anumang lahi yan, o Pilipino man yan, hindi man siya papauwiin. Lalo na kung hindi man tapos ang kontrata niya. For an example, Ate Maren, mga kailan po pauwiin kapag nabuntis na? So I means, syempre kung maliit pa naman yung tiyan mo at kaya pang tapusin ang kontrata mo, go! Pwede ka pang mag-stay dito, lalo kung maliit pa yung tiyan mo. Pero kung malaki na at malapit ka ng mga anak, papauwiin ka na niyan, di ba? Kaya marami dito sa amin, dito sa cruise namin, sa barko namin, na inuusgahan yung may mga jowang ibang lahi. Kasi nga, dito lang daw yan sa barko. Hindi daw yan mga ganun. Kaya better daw, choose Filipino. Kasi nga daw, may habol. Ano mang habol ba dyan? Mayaman ba yan? So, ganun. Ganun ang sinasabi. Kaya, sinishare ko sa inyo na maging aral ito. Maging aral sa mga kababaihan na kapag onboard ka, you need to think first, bakit ka nag-onboard? Bakit ako pumunta dito? So, bakit ano nga ba yung mga dahilan? First, para sa pamilya mo. Second, para for the future mo. And syempre, sa mga pangarap mo na makabili ng lupa, bahay, kotse, at magkaroon ng sariling business, para ano? Para hindi na pumunta sa ibang bansa at makasama na lang ang pamilya. Diba? Ganon kayo. Ganon tayo. So, isipin nyo yan, Hanis, ha? Bago gawin ang mali. So, sinishare ko to sa inyo. Why? Kasi nga, Hanis, marami ako nakikita dito at syempre, nahuhusgahan. Umiiyak. And that's why. Sinishare ko yun sa inyo. Kaya maging aral sana talaga to sa inyo. And then, ano na po ba yung mangyayari kapag napauwi na yung babae? Sample yung babae. Makakabalik pa po ba yan sa barko? Ganda ng tanong na yun. Ano? Kung makakabalik pa. Yes! Makakabalik pa ang isang babae na nabuntis dito sa barkong to. So, ayun ang maganda. Makakabalik naman talaga. Kasi meron naman dito na dito na talaga nagkakilala, ibang lahi, tapos may anak na sila, nasa Pilipinas lang. Kaya meron naman, Hanis, di ba? So maganda lang yun. Pero kung may mga priority pa kayo sa buhay, at lalo na ikaw pa ay isang breadwinner katulad sa akin, ay nako, unahin mo naman muna ang pamilya mo. Ano at saka ang sarili mo rin, lalo na kung may mga pangarap ka pa para sa pamilya mo. O di ba? Huwag tayong sumampa dito para magpaka POK-POK, okay? Gawin ang tama. Okay, gawin yung tama. Hindi naman lahat ng tao is perfect. Totoo, may mga taong nagkakamali. Hindi, lalo naman ako, I'm not perfect, okay? We are human, that's why we're not perfect, okay? So, kung may mga ganyong bagay, Hanis, dapat maging unahin. Maging parang uunahin mo. Unahin mo muna kung ano ang priority mo. Sinishare ko yun sa inyo kasi mas maganda kapag may priority ka sa buhay. Bakit Ate Maren kailangan? Hay nako, kailangan talaga yan. Kasi kung pusumampa ka lang dito na wala ka man lang plano sa buhay, wala. Ano na lang? Ano na sa isip mo dito? Punta ka lang para mag-ano, ganyan, mag-banjing-banjing. Gusto mo lang sumakay ng barko para mag-travel-travel? No, mas maganda na nasupuampa ka dito kasi may pangarap ko sa buhay. At mas maganda rin kung meron kang inspiration! Inspiration! So, kung sino mga inspiration net? Sino Ate Maya na mga inspiration mo? So, inspiration. So, pamilya ko. So, ayun. Priority ko rin ang pamilya ko. So, lahat ng pamilya ko. Kasi love ko sila. Love. So, punta nga. So, ayun, Hanis. Sinishare ko to sa inyo kasi sana may matutunan kayo sa video na ito. At ikaw na nanonood, kung may tanong ka pa sa akin, just comment below. Mag-comment lang kayo sa baba kasi sasagutin ko naman yan lagi at lagi naman ako nagbabasa ng mga comment nyo. Kaya gumagawa naman ako palagi ng bagong video. Ganon yun, wow. Hanis. Then, hindi ko na to papahabain pang video ko kasi nga, duty pa ako. Duty naman na, ngayon lang ako nag-vlog na duty pa ako na may
ay, lagi naman pala sa mali. Ngayon ako nag-vlog na nandito pala sa kabina, wala sa labas, di ba? Nandito tayo sa loob ng kabina at hindi ko naman to kabina. Nakikabina lang kasi wala naman sila dito. So, ito yung kabina nila. Ito yung mga kabina nila. So, napakalinis ng kabina nila, of course. Kasi kailangan, kapag onboard ka, malinis yung kabina mo. Kasi kapag hindi malinis, wala akong shore leave. Pero dahil sa, wala naman talaga shore leave pa sa ngayon kasi nga, lockdown. Kaya ganun yung nangyayari. So, ayun, ang dami ko na namang sinabi. Sabi ko, tatapusin ko na at hindi ko na ito papahabain pa. And again, thank you again for watching and don't forget to click subscribe and hit the notification bell and like and share. Okay? So, bye-bye! Peace, 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 peace! And I love you all. Enjoy! Bye! 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 Thank you.